7 months na ako hindi nakapag-upload. 7 months na wala sa YouTube, 7 months na wala sa Facebook, at 7 months na wala sa TikTok. Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pong vlog ay patungkol sa ating inidolong si KINGLUCKSS. Alam niyo po mga kapatid, tulad nga ng sinabi niya, 7 buwan. Walang upload sa angmang social media account siya. Ang bawat isa ay nangungulila. Sa katunayan, dun po sa ating vlog na unang vlog ay marami pong mga nagbigay ng komento. Marami po ang mga nagbigay ng pag-aalala. Marami po ang nagpakita ng pagsasampatsya at pagmamahal. Maraming mga agam-agam, baka ganito, baka ganun, baka ganito, baka ganyan. Ito pong video ito mga kaibigan ay umabot na po sa 208,000 views. At hindi po maputol-putol ang mga sinasabi nila. Nagpapakita lang ng isang pagmamahal doon kay Idol KINGLUCKSS. Ito po yung video na nagpapahayag siya ng pamamaalam at na mayroon nga siyang hanging question na baka ito na yung pinakahuli. At makatapos mo yun, 7 buwan ay mayroon na pong pahayag si KINGLUCKSS. Panoorin po natin ang video ito at pagkatapos po ay magbibigay tayo ng reaksyon. Ito po. Gumawa ko ng video na to dahil tingin ko dapat lang at deserve nyo rin malaman kung ano na ba yung nangyari sa akin itong nakaraang 7 buwan. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nakagawa ng video ay nilaan ko yung oras ko sa paggawa ng t-shirt o merch. Inisip ko na 1 month lang siguro kaya nang matapos, pero hindi. Pangalawa, umuwi ako sa province ko sa Samar para bisitahin yung nanay ko, pati na rin yung mga relatives ko. At akala ko mga 2 weeks lang yung tatagal ko, pero hindi na naman. May mga bagay pala akong dapat asikasuhin doon at hindi ko maiwan basta-basta. Andito na rin na bumili ako ng bagong camera, lens, tripod na upgrade sana natin at magagamit sa future videos. Nainaral ko muna kung paano gamitin, tinestingan, at hindi ko alam na magkakaproblema na naman. So medyo napatagal na naman ulit tayo. Andyan na rin yung inikot natin yung buong Samar at Leyte para maghanap ng possible target o mabuting tao para sa next video natin. Pero halos wala tayong mahanap. Ito yung nakakatuwa mga kaibigan na hindi natin alam na ganun pala yung nangyari sa kanya. At ang pinakamaganda rito, itong sinabi niya na umikot siya sa buong Samar and Leyte para maghanap ng isang tao. Alam niyo mga kaibigan, the reason why na napapamahal o lalong minahal ng masa ng mga tao si KINGLUCKSS dahil doon sa pinaka pulidong paggawa niya ng video. Akalain mo nag-ikot siya ng Samar at Leyte para lang maghanap ng isang tao, pero wala daw siyang nakita. So, ibig sabihin nung time na hindi siya nagpapakita o wala siyang upload, it is because nagsusumikap siyang gumawa ng isang panibagong video. Sa bagay, mahirap nga naman mapantayan o mabreak, di ba? Yung pinakamalaking record na kanyang ginawa, yung po yung pagbibigay niya ng kalabaw sa isang magsasaka na umabot ng 1,000,000 views at nagbigay daan sa kanya para marating niya ang tugatog ng tagumpay hanggang sa makuha niya ang kanyang silver button at makilala siya maging sa mainstream media. Ipagpatuloy po natin. Pakiramdam ko habang tumatagal, pahirap ng pahirap yung paghahanap, palaki ng palaki yung gastos at effort na binibigay natin para makagawa tayo ng mas malulupit pang video para sa inyo. Sa paghinto ko, marami nagtatanong kung nasa na ba ako at bakit wala man lang paliwanag nitong mga nakaraang buwan. Ito mga kaibigan na napabuntong hininga siya. Sobrang nakakalungkot. Lalo na itong binitiwan niya. Damdam ko, mag-isa na lang ako at parang wala nang purpose sa buhay. Masasabi ko na isa to sa mga nakakalungkot na nangyari sa akin. Okay. So, dumating talaga siya sa punto na pinanghinaan siya. Alam niyo mga kaibigan, ito yung pinakamahirap na punto ng isang video creator eh. Yung nasa tugatog ka ng tugampay, nakuha mo yung mga pangarap, nakuha mo yung goal, nagkaroon ka ng pinakamalaking community, and all of a sudden huminto ka kasi yung pagbabalik mag-iisip ka eh. Kailangan bigyan mo sila ng satisfaction,
the way na nag-subscribe siya sa inyo dahil marami silang gustong makita sa iyo, then all of a sudden ganito mawawala. So talagang doon nahirapan. Sabi pa nga niya, doon siya nahirapan, no? Although ginawa niya ang kanyang best na maghanap ng material ng isang video na makakapagpa siya, pero hindi naging madali para sa kanya. Magpaganon pa man, isa sa pinakamagandang indikasyon dito, mga kaibigan, na sa kabila ng lahat ng mga failure na nangyari sa kanya, ito uli siya. Nakaharap sa tao, humihingi ng sorry at pasensya. And I do believe na yayakapin siya ng tao dahil sobrang minamahal ang isang KINGLUCKSS ng mga million followers. Base nga doon sa mga komento ay talaga namang nagpapakita ng simpatya. At dito ay masaya tayo. Masaya tayo na nakita siyang muli na nasa harap ng camera. Yung hindi ako nakagawa ng video. Maraming oras, araw, linggo, buwan ang tingin ko na sayang sa atin dahil hindi ako nakagawa ng video. Hanggang sa ito na nga, bago ko umalis ng summer ay pinasaya muna natin yung mga kababayan natin dito at ito, panoorin nyo. Yun. Ito mga kaibigan ang pinakamaganda. Bago siya umalis ng summer, pinasaya ng ating mga kababayan. Ayan, kita nyo yan. Namahagi siya ng bigas sa 2,220 kilos rice doon po sa kababayan namin, mga taga Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar. Alam mo, nakakatuwa at nakakataba ng puso, Idol KINGLUCKSS, kasi ako parehas man ako waray-waray, parehas man kita waray, no? Parehas kita tagadidahan lugar. Dako nga salamat sa nimong pagbulig sa aton. Actually, ito yung pinaka-dream goal ko, mga kaibigan. Bilang charity vlogger, gusto ko rin bumalik sa lugar na kung saan ako nanggaling at gusto ko rin silang pasyahin. Kasi sa kasalukuyan, nag-iikot tayo dito tayo sa lugar na kung saan ay wala tayong kakilala. Dito tayo tumutulong. Sabi nga ng mga magulang ko, bakit hindi ka gumawa ng pagtulong dito sa lugar na kung saan dito ka isinilang. And hopefully, sana makuha natin yan. Walang sinumang tao na nangangarap ng ganyan. At masaya ako nung nakita ko na nakapamigay ng bigas si Idol KINGLUCKSS sa kanya, sa mga kababayan. Sobrang saya ko. Grabe, nakakatuwa at nakakataba ng puso. Kinikilabutan ako ng makinang habang tinitingnan ko ang video nito. Ang daming tao, di ba? So, matapos po niyan, mga kaibigan, ay namigay naman din siya o pinuntahan naman niya ang school, ang paaralan kung saan mga bata naman ang kanyang binigyan ng mga school supplies. Thank you so much, Idol KINGLUCKSS. At ito ho ay isang napakaganda, kaya po nagbigay tayo ng reaksyon, kasi po marami na pong talagang mga komento sa comment section doon po sa una ng ating vlog. Sabi ko nga, umabot na po ng 208,000 views. Pero eto na po. Lahat ng sinabi, lahat ng agam-agam, lahat ng mga pagdududa, lahat ng kung anong iniisip ng ating mga kapwa followers at nagmamahal sa ating inidolong si KINGLUCKSS, natuldukan. Ito na po, mga kaibigan. Although, panoorin nyo ang video ito, ano po? Sa pinakadulo ay meron siyang binitiwang hanging question. Sabi nga niya, babalik pa ba ako? Isa siya sa katanungan na nakahang. Pero mas binigyan ko ng diin itong mga ginawa niya. Dahil itong kanyang ginawa ay isang indicator at mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Muli nating makikita at masisilayan ang isang KINGLUCKSS sa pagbibigay ng isang motivational, ng mga social experiments, ng mga video na makakapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat at aabangan namin yan, Idol KINGLUCKSS. Muli kaming mag-aabang sa mga susunod mo pang video, nandito lang kami, nag-abang. Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe kay Idol KINGLUCKSS, puntahan nyo po ang link nasa baba. At itong video na po ito, hindi ko po ipapalabas ng buo, puputulin ko lang po dito, itong mga mahalagang clippings lang ang ating ibibigay sa inyo para makita nyo. Pero ang kabuhan, panoorin nyo sa kanyang channel. May bagong upload na po, ito na po ang bagong upload niya. Thank you so much sa pagbibigay ng pag-asa at kaliwanagan na at least isang araw makikita natin muli ang isang KINGLUCKSS sa harap ng camera. Maraming salamat po sa lahat ng mga followers, mga kaibigan,
abangan po natin yan. Siyempre, huwag nyo po din pong kalimutan. Sana po ay i-follow ninyo at i-subscribe ang ating channel, Taonggala. At pindutin ang bell button para maging updated kayo sa ating pang susunod ng mga reaksyon. Kung gusto rin po naman ninyo makita ang ating mga ginagawang charity mission, nasa page po natin, inilalagay po yon doon po naman sa ating Taonggala page sa Facebook account. Kung mayroon po kayong Facebook account, Taonggala page, i-follow nyo po at sana po ay makita rin nyo po na ninyo yung pong ating mga charity mission. Again, ang channel po na ito ay intended for reaction sa ating mga charity vloggers. Maraming salamat po sa lahat ng mga taong nagmamahal kay Idol KINGLUCKSS. Abangan po natin ang kanyang pagbabalik. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan, at thank you so much po sa lahat ng ating mga kaibigan na sumusubaybay at nagmamahal din po sa akin, yung mayakap at sumusuporta. Yan po ang ating team Ayuda Revive, yan po ang ating team Bernie Ball, nandyan po ang ating team Legit, at ang ating pong team Banana kay True Para All, andyan po ang ating team Budol. Maraming salamat po sa inyo, at syempre hindi po natin makakalimutan ang ating mga kaibigan na nagpindot ng ating membership button para po tuloy ang suportahan ang channel na ito. Maraming salamat po sa ating mga member ng ating pong channel na sila. Ito po ang ating mga member: Lynn Hirakawa, Boss Rapi Mapagmahal, Roberto Rodriguez, Joe Dereis, Vicky TV, Ken Celesti, Juan Channel, Joselito Masibak, Unmix Vlog, Normindap De Leon, Dilatory Vlog, Ronaldo Serafin TV, Swiss Tima Latif, Michael TV Vlog, Swiss Pandi, Welver Machua, Clarita Di Mayuga, Arovanoli TV, AAA Moto Vlog, The Sistiff Seedlings, Ionica Angel 10, Grizel W, Vondok Tralala, Dat Gonzales USA, Jusalen Reños, Los Beminda Band, My Mother's Diary, Wandering TV, Amapba Almero. Sana po mga kaibigan ay suportahan ninyo itong mga taong ito na patuloy po na sumusuporta at nagbibigay ng buhay sa ating pong channel. Ako po muli si Taonggala. Hanggang sa susunod po nating reaction video. Ingat po tayo. Maraming salamat.